Kaibigan now. Game number 2, Iphios Esports versus Finesse Emperors. For FNS lineup, meron dito Deity 666 for Tams, Kuroko naman for Grok, Roro 777 for Xborg, Admiral Doy for Odette, at Ayong God for Ebruno. Para naman sa red side, for Iphios Esports, Yami para sa isang Kuvra, Kenji naman sa isang Esmeralda, Mimao for Kari, Patrick for Johet, Arms naman para sa isang Farsa. Mm-hmm. Ayan, so ito na mga best up mo ang pwede na rin namang magka ano dito, magka oops sa middle lane, tingnan natin dito. Magka bitawan ko sa asa or magka invadean if ever, pero ayaw nila. Play safe na lang muna. Pwede mo invade ang Finesse Emperors, the reason why they have Grok. So medyo lamang sila dito pagdating sa zoning capability. Yung Lito Wanderer, ayun ang nakuha ng Grok mga besties. Dalawang Lito Wanderer ang makukuha nila dito, ah. Ayos to. Hindi nakuha. Nako medyo mm-hmm. ano to for the easy. Iphios Esports FL. Pero may kita natin kasi maaga pa. Which is napakaaga pa for the 1 minute. So, tamang kuha pa lang sila ngayon eh. Kumbaga, malayo sa naging ano. Pero yun nga lang. So, may middle lane. Naka-first blood na yung Iphios Esports dito. Yun yung sinasabi natin, di ba Kuya Zeus? Mm-hmm. Pakalambot ng isang Odette. Oo, oh, madaling ano nga yan, madaling gangster rin kung sakasakali mga bestiwap. Mm-hmm. Pero tingnan natin, eto na, sa top lane naman din, sinusubukan nilang idamay dito ang Joy, pero muntik nang makulong, pero medyo error from Kuroko nga lang ng konti yun. Hindi nga lang niya nadali, pero eto na, naku po, babakapan. Oo, babakapan ng backup. Uy, wala. Naku, mukhang magkakakitaan yun, pa. Yun, nice wall. Ito ang nice wall. Papalagad ba? Mhm. Ito na pumasok mga kaibigan, wala nang babaan para dito kay Kuroko, another one. Ayong God, nako po, tama dash out lang mga bestyo. Wala nang buhay, nako po, yun lang. Pero no, laban pa din, disengage. Muntik lang mamatay pero still alive and kicking mga bestyo. Sa bottom lane wala nagpa-farm, ha. Libre-libre yung bottom lane mga bestyo. Parang kung ano yung lineup na ginawa, pero teka dito sa may middle lane. Kenshin, ayun, nag-disengage na lang laban sa dalawa. Pero sa may top lane, gustong kumuha ayun or pumatay ng Iphios Esports. Kills and objectives ang gustong gawin Iphios Esports doon. Uh-huh. So, for the 2 minutes, game time natin, 0-3 na in favor agad dito for the Iphios Esports. Oo, pero mukhang dito sa may bottom lane. Ayan, ito. Gusto, free ito farm lang din dito, nila mga bestiwap. So, Gucci-Gucci wap na to mga kaibigan. Makabasag na nga dito Finesse Emperors. Pero ito, pumasok lang din naman Iphios Esports. Hindi papatalo. But sa Ayong God, wala nang buhay. Kenshi as well. Kuroko dito and Ayong God. Uy, naku po, may mga kasalubong kang di maganda. Ayun lang. Si Ayong nakasalubong dito, mga kaibigan. Si Yami, 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 Yami. Pero, oops, na ito pa. O, ulti lang din naman para kay Roro with that last insanity. Laban pa. Kenshi, babalik daw. Opo, di pa tapos ang boxing. Ito na, laban na. Roro, wala na rin buhay. Mga kaibigan, with the bouncing ball para kay Yami. Pumasok na naman. Double kill pa ngayon para sa kanya. Isang Bruno at isang Xborg, pinatay niya mga besties, and that's gonna be 3-4 na ating mga bestie wap. Iphios Esports is doing it. Pero sa may reverse side, nako, dito pinalagan si Mimao, pero nako, mali ang ginawa mo dyan. Nadali. Tatlo ang laban sa isa. Mm-hmm. Diretso nga naman objectives dito for the Iphios Esports, and oops, mukhang gusto pang mag-steal ng ba. Mm-hmm. Ay, steal nga. Ay, nako, puyari na, steal nga ng Iphios Esports, so bawas objectives dito para sa FNS Emperors. Exactly. Kukuha pa ata sa middle lane. Tama ka dyan. So, this might be the problem ngayon ng Finesse Emperors. Napakalaki ng kalamangan na ng Iphios pagdating dito sa gold and sa KDA score. So, objective, wala pa naman. Okay lang. Ngayon pa lang yata makabasag ang Iphios. Pero, so far, individual farming level, gap na gap ang Finesse Emperors dito, mga kuya. Pero, eto na. Tingnan natin. Depensa pa naman. Kaya pa to. Level 1 turtle pa lang naman ang nakakalipas. So, pwede pa. Uy, naku po, na-standali ata si Kuroko. Hindi, hindi. Ang problema nga lang nito, yung Ayong God natin, is ang score niya is 0-1-0. So, kailangan niyang humabol compared dito sa ating isang carry, which is alam naman natin kung ano yung kapasidad ng isang carry. Sakit to. Kumbaga, siya rin yung ano natin eh. Mm-hmm, tama. 3.2 and 2.3 para sa isang Bruno. So, medyo kailangan pang humabol daw. Killing spree na. Mukhang iisa pa ata dito. Si Mimo, hinahabol pa ni si Kuroko. Dapat hindi. Hindi na lang din, nag-disengage na lang din doon. Mm-hmm. So, yummy. Oops, ito pa. Nako po, mga kaibigan. Disengage na.
top lane. Eh, 2-8 ang ating score dito. Nagtitipi na pala itong mga to. So, 2-8 ang ating score dito, mga kaibigan. 4K gold lead in favor of Iphios Esports. They doing very good, mga parang game number 1 lang. Kanina nga, nakita ko 4 kills lang ang meron for Finesse Emperors. So, this time, nakakadalawa pa lang. Okay lang. Makakabawi-bawi pa yan. Never too late, mga bes. Ang problema, umu-objective na palang Iphios Esports dito, little by little. Naupo. Hindi nila napapansin si Mimo doon. Medyo delikado to for the FNS Emperors. Pag pinabayaan nila na mapataba, lalo si Kari. Pero yun nga lang, FNS Emperors mukhang eto ata ang gustong kuhanin dito sa may bottom lane. Mm-hmm. Naupo. Baliwala, mga kaibigan, yung ulti dito ni Farsa Feather Airstrike. Pero ayun, si Kuroko, napaganda pa ang pag-flicker out, napalapit pa lalo. Mga kaibigan, Iphios Esports with the 12 kills kagad. Last man standing, si Roro, 777. And ako po, yun lang, 212 ang score, mga kaibigan. Level, second, third of our game, kukunin naman ang Iphios Esports. And for Finesse Emperors, matatagalan ang pag-comeback nila dito, mga bestie. Oops, no reset pa yung buff, hindi, nakakuha na ni Farsa. Na-secure na, okay lang yan, mga bestie wap. And for this, item check nga tayo, direct kay Pops. So 5.1, which is siya yung top farmer natin for the carry, which is inuna niya rin yung si Thunderbelt, ha? Oo. Uh-huh. And then for the Bruno, 3.4. Pero teka, wait lang doon sa may ano, kung nagkakaroon ng clash, kakapatay nga ba hindi? Disengage na lang din, baga naglapag lang ng Feather Airstrike to si Farsa for the zoning, I think. Relax lang mga ang mga tropa natin dito. Chillin like a vinyl lang. 212 pa rin ang ating score. Tagal pa tong laban na to. 6 minute game time pa lang naman tayo. So, abangers muna dito ang mga kuya natin. And mukhang matagal-tagal pa-farming dito. Item check nga ulit sa for this Bruno. Wala pa nga item yung Bruno. Wala ayun. Pa rin. Patay pa. Medyo mahirap so, to ah. At saka, laki na rin ang kalamangan dito ng Iphios Esports. Sobra ka mo, hindi lang ano. So, mahihirapan na naman. 9K gold lead, ngayon ka lang nakita ito ulit sa, ano, sa Just ML Challengers Edition. Kadalasan ng lalaban ngayon, ito parang ang laki ng ano. Ang laki ng, laki ng tambak, kumbaga. Ayun walang pa. Pakialam si Mimound. Ito pa. Pinabayaan nila, ayun pinabayaan nila yung na. Uy, si Kuroko, gandang pasok nun ah. Naku, tumagos sa pader. Pero ito si Mimao, grabe naman po. ML na ML si Mimao, mga bestie wap. Mababa natin pa yata dito. Yun lang, napakalalim ni Kenshi dito with a double kill. Ayun pa, monster kill din. Para ay Mimao, walang awa ang Iphios Esports dito. Mga besties, ulti para kay Arch with a feather airstrike. Triple kill para ay Kenshi. Naku, wipe out pa ang Finesse Emperors. Uy, naku, yari. Ayun, patay. Walang kawala eh. Ayaw lumabas ni Yami. Kung lumabas si Yami doon, sinatid niya si ano, sinatid niya si Kenshi, 'di ba? Di sana nakabuhay pa sila parehas. For the wala nagkakaroon lang tipihan between Patrick and Roro, wala ring pakialam eh, no. Mm-hmm. Tamang sa niya lang doon, pero yun nga lang 8 minutes into our game time. 3-8 in favor dito sa Iphios Esports at unti-unti nang nababasag. Oo, kakaiba itong pinapakita ng Iphios Esports dito, mga bestie wap ah. Mukhang may bago tayong panonoorin ano, na manlalaro, mga na team dito sa Just ML Challengers Edition. At 11K gold lead ah, 8 minute game time, 11K gold kagad ang lamang ng Iphios Esports, napakalaki, sobra. At saka mahirap to for ano, kasi nakuha lahat ni Kari yung box. Oo, sa kaya yun, hirap taba. Yung Bruno ngayon. Mapapatay nga pa si Roro. Muntik pa si X-Borg. Muntik pa ang X-Borg mga besties. Eto na, naku po si Patrick dito. Ay, ikaw ha, tumitipi ka. Pang, pasok lang din naman. But dated dito. Naku po, ayun, muntik na siyang mapatay. Pero naligtas ng Vengeance and Patrick's been taken down against 3 members dito. Oop, oop, boom, sa pool. Tinamaan ang magaling. Tuwan-tuwa si Arbs, mga besties. Pero ito pa, ayong God. Ayun, another one. Grabe yung burst. Ito pa. Mukhang iisay pa yun na rin yung to. Kuroko, wala nung paglagyan. Triple kill pa nga. Triple kill from Farsa. Grabe. Ano na, nahihirapan to. Magaling, magaling tong ano. Magaling yung, kanina ang score 424, ngayon na 421. So, tingnan natin kung mabibreak. Ito na, 422 ba? Hmm? O yun nga ata. Mahinabol pa rin o. Yun, 422 wala up. Nang nagawa. Parang nung game Direction. Number 1 lang to ah. Yes, Kuya Sus, kung ano yung nakita natin.
nung game 1, ganun-ganun din. Kaya strike nila. Pag na naman, hindi na naman makalapit yung FNS Empires dito sa may middle lane. Medyo mahirap nga to Udit eh, no? Paano nga naman sila bibitaw ng ano dito? Paano sila bibitaw ng ulti dito eh? May mga pang-cancel sa kanya. Sobra. Yung ano pala, kita naman natin lahat. Nung kakasimula pa lang din ang game, paano siya din yung unang napatay. So hirap talaga for the FNS Empires. Siguro na-outpig lang sila doon nung ano. Kung kinuha nila to. Siguro dapat Sicilio na lang. Sicilio, or Farsa, no? Sicilio na lang sana yung Finesse Emperor dito, or Farsa. Di sana. Maganda-ganda ba? Pero, okay lang ba? May hindi sila na-execute na play, di ba? So, ito naman, nagsusolo lord naman dun. Sabi lang banda si Johed, maagaw sana. Kala mo, ha? Patrick Mojica. Tropa yan, si Patrick Mojica. Ayun, na-secure na. Hindi na rin makakalabas kasi ng Finesse Emperors dito eh. Hirap din eh. Oo, wala na. Sa mid pa papasok to. Tingnan natin ha, pag na-depensa nila yung level 1 Lord, may chance pa. Pero pag hindi nila na-depensahan, wala na to. Matik na sa Iphios na to ha. So, sa bagay, kasi ang maging tanong dito for the Finesse Emperors, kailangan nyo mapatay sa either si Farsa or si Harry. Kaso ang tanong doon, paano nyo nga naman mapapatay? Hindi nga nila mapasok. Hindi kasi sila makalap. Ang sakit ng ano eh, ng members ng ano eh, ng Iphios Esports eh. Mm-hmm. Talagang padelikado ang sitwasyon nila dito. Pataba pa ng pataba si Kari. Babasagan pa nga ata sila sa top lane dito. Ladies and gents, Arbs, naupo po may feather airstrike na naman. Talagang hindi sila makakalapit dito. Ayun na, pumasok na si Yami. Yung tower, walang bumabasa, guy. Tower muna, para makagalaw ng konti. Ayan, naupo, muntik pa si Yami dun. Mukhang mamamatay. Hindi, there's a flicker out. Ayun na nga, si Dayton na ang unang napatay dito. But Yami has been taken down sa top lane. Ayun siya, may taas na bandana bush. Ito na, Lord, pumasok na. Ladies and gents, ulti para kay Arbs. Mga kaibigan, with that feather airstrike. Ayun, God, naupo, loading ang buhay. With a double kill pa para dito sa ating Johed. And for that, king number 2 will go to Iphios Esports. Nawala.